Morning guys. Yan, so itong araw na to mapapalit na kami ng ano. Itong glass na to guys, na yung crack. So nagpa-schedule kami dito lang guys, malapit lang sa amin, sa may along MacLeod lang din siya. Ito yung back alley namin guys, no. Ito lagi maputik dito eh. Lalo't pag umuulan, diyan na iipon yung ano, tubig, kaya yung gulong namin ang dudumi, oh. Kaya sana tuloy-tuloy ng araw para at least wala nang putik-putik dito. Lalo't pagka ano guys, pagka snow, ako, grabe dyan. Ayoko naman kasi mag-park sa harapan kasi nga, sa bagay, pares lang din naman di safe, no? Hindi natin alam kung saan. Kasi nga dito, nabasagan niya kami o tsaka pinumpok nga ito eh, no? Kahit saan naman. Pero kasi dito nakaset up na rin yung camera ko. Ayan, nandyan yung ilaw. Nilagyan ko na rin siya. Ay, naku. Okay din sana dun sa harapan. Is di maputik. Yun nga lang, daanan ng mga sasakyan. Minsan kasi guys, pag madaling araw, may nagpapatakbo dyan ng mabilis. Hinahabol lang pulis. Parang dito ata dumadaan sa Ogden. Ilang beses na ako nakarinig nun na laging may ano dyan. Naghahabulan. Diba, syempre, baka may biglang tamaan. Si... Mahirap na. Ayun nga sila, Emma. Yun! Yun ang baby ko! Sama! 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 Iwan ko na nga lang sana doon sa kapatid ko. Ayaw naman. Sabi nga namin mag-work lang kami. Kasi pag sinabi namin work, pumapayag siya. Pero ngayon, hindi. No! Go na daw! Okay. Go na raw, sabi ni boss. Ayun guys, nandito na tayo sa Glass Masters Auto Glass. And andito na yung sasakyan, although na surrender na namin yung keys. And then nakapila na to eh, yung appointment namin 9 a.m. So sakto sa opening nila. I think maraming nakaschedule ng 9 a.m. Sobrang dami agad ng customers. So feel ko mabenta talaga tong Masters Auto Glass. Kasi ni-research ko lang din to sa mga groups, tapos sa Google nag-read din ako ng reviews, so okay din to. And grabe, ito yung cheapest na nakita ko, ha. So nag-reach out din ako sa mga Pinoys dyan sa Pinoy Canada Calgary group, kung sino yung mga gumagawa ng yung mga salamin nga. And yung mga quote sa akin na nasa $430 to $480 glass lang yon. So ito na yung cheapest na nakuha ko, ang quote sa amin, $250, parang $220 ganyan, plus tax. Diba? Ang laki ng difference. So, pakita natin ulit. So, ito yung aayusin. Let's go there to the car. So, pakita ko ulit guys yung aayusin. So, it will take 2.5 to 3 hours daw. Actually, may tape na nga yan eh. So, gumapang. Dahil nga ito ay 3 beses pinukpok. Nung New Year, buti na lang hindi bumigay, 'di ba? Matibay-tibay naman siya, pero syempre, hindi na maganda yung may crack. Kasi gagapang talaga. So, yun yung nangyari sa amin noong January 1. Yung sa kapitbahay namin ay ano naman, talagang nabasag. Kasi brittle na yung kanyang salamin. So, mag-aantay na lang kami somehow ng opening ng Chinook Mall at lalakarin namin. So, meron naman kaming ano dito eh, stroller ni Zion, kasi it's kind of 15-minute walk. So, okay lang naman. Kasi, biruin nyo 2.5 to 3 hours. Ayaw ni Alvin umuwi. Sabi ko, Uber kaya tayo, balikan. So, gusto niya rin kasi maglibot ulit sa Chinook. Kaya lang, 9 a.m. pa lang ngayon. So, antay pa kami ng opening ng 10. Okay? So, ito nga pala, Glass Masters Auto Glass ulit sa MacLeod. Yan o. And fixing broken windows is a pain in the glass. Yan, yung side window muna yung ipapaayos namin. Kasi yung, ano ba, yung windshield talaga, may crack din yun eh. Pero sabi nga, ang Canada or ito, dito sa Calgary, Alberta, suki din ng mga rock chip. So, di ba, ang dami talaga na nagpapagawa, nakapila. Yung gawaan nila nandun sa loob, naiikot na yung ibang cars na nandito. So, from time to time talaga, nagkakaroon ng crack yung mga windshield dito. So, iniisip namin,
Later na lang kasi baka mag-crack na naman, palit windshield na naman tayo. And ang maganda naman kasi, yung crack ng windshield namin nasa side ng passenger, hindi nasa side ng driver. So, ang bawal lang kasi talaga pag may mga crack na talaga sa driver side. So, mas ano yun, di ba, dangerous. Yun yung bawal, kailangan na palitan. Yan. Pasok muna tayo guys, nagkakape na dito si Alvin. V, masarap yung tindla mo. Choco. Okay, sarap. Tapos dito si Zion, naglalaro. Start game, arcade. Ayun na guys, kinuha ni sasakyan natin, ano? Nanaling yan sa loob. Doon sa likod. Sa likod. Okay, so mamaya-maya ulit. Sige, sa pa. 30,000 So, napalaro na si Alvin dito ng Pac-Man, no? Pac-Man. Si Zion naiingit. Zion. Zion play daw. Zion. So, ayan guys, no? Ina-expect namin 2.5 to 3 hours matatapos to. And balak pa nga namin pumunta ng Chinook Mall kanina. Pero guess what? Less than 1 hour tapos na. So, tingnan na natin. Ito, nakapark dito sa gilid. Wow! Kinis na, baby. Kinis na. Wala na. That's good. Just 200, ano, 50? 80. Kasi with tax. 284. Ayan, 284. So, okay na. Naipit lang. Naipit na yung rubber. Yung rubber. Pero goods na goods. Less than 1 hour. Tapos, 200. 84. Yeah. Kaya, nakatipid tayo, guys. Kasi yung mga quotes natin, na mga napagtanungan natin, 430 to 480. So, okay dito guys sa Glass Masters. Ang daming clients. Dami doon nakapila. So, ito na yung next natin. So, okay pa naman to. Ganyan. Pag gumapang kay Alvin, tingnan natin. Kesa palit tayo ng palit ng windshield naman. Yung ano kasi, yung side glass ni Alvin, kailangan na yun dahil may mga ano nga talaga. Pukpok nung inattempt basagin. So, maghahanap pala si Alvin ng case for his phone dahil yan nga bumili siya ng phone sa ano daw eh, South Center Mall. Hindi pa kami nakarating doon guys kasi lagi kami Chinook Mall. Di ba may mga book sa Chinook Mall tayo? Oo, kasi may yung mga mamurahin lang. So yun nga guys, nadadaman tayo dito sa Chinook Mall kasi kagabi nung bumili kami ng phone alos 9 na kasi sarado na. So tagal kasi mesh kasi syempre may mga inaayos pang mga documents. Tapos yun nga, hanap talaga ako yung mga ayok. Ang mahal kasi guys dun sa ano, pag sa store ka bumili talaga. Kaya yung mga, eh, marami naman sa labas dun na nagbebenta. So titingin ako dun. Baka sakaling meron. Okay, kasi ang hirap pag walang case na tatakot ako baka biglang bumagsak eh, masayang. Alright! So yun guys, nakabili na tayo ng case. You know. Bago ng case yung phone natin. Then ngayon, nagtitingin sa Emma nung ano nga. Ng kanyang earbuds. Yan, so pinag-iisipin niya kung itong Bose, kasi the best talaga quality niya eh. Noise cancelling po. Or itong Beats din. Okay din itong Beats eh, kasi may kawit naman yung Beats. Konti lang difference nila. So yun guys, niyaya ko na sa awa ko kumain daw dito sa Edo Japan. So ito guys, yung ano namin. Ano. Pahing pares tayo! Yeah. Try ko na rin kasi lagi akong beef. Yan, kain na muna tayo. Kasi pag beef kasi siya guys, hihingi siya sa akin ng dito. So ganun din naman ako, humingi din naman ako sa kanya. Ah, ito muna siya. Yeah. Tapos siya ngayon nga, tulog na, sayang, no? Pero okay lang at least, makapahinga siya. Tingnan natin, no? Wow! Oh, namiss ko to eh. Sige nga. Tayo, kain. Mangan tayo. Guys, baka napapanood nyo to ng madaling araw, ha? Pasensya na. Baka magutom kayo. Sarap. Baby, yung hipon. Grabe namin. Lagi ito binibili ko, guys. Edo Japan. Yum. Sarap. Kain na. Kain na rin ako, guys. Ayun, guys. Katatapos lang namin kumain. Sobrang sarap. Sakto-sakto yung ano niya, no? Yung lasa niya. Ayan, nagising na. Nagising na ang bida. Ay, naku po. Ayan, so anyway. Habang nagkakwento kami ni Emma, kasi nga guys may pumasok sa amin na kita sa pagti-trade. So pumasok siya sa G-Crypto.
Ayun guys, 162 USDC. Ngayong week lang yan. So, withdraw natin kasi gumastos tayo ngayon ng 200 plus eh. So, syempre para hindi naman yung funds natin dito sa Canada, i-convert natin, tapos i-withdraw. Parang ganun ang gagawin namin since may pumapasok sa GCash namin. Ano natin, ita-transfer from GCash to BDO, tapos dito kami naka-withdraw sa BDO ATM namin dyan sa TD Bank. So, yung 162 USDC, 9,300 yung equivalent niyan. So, di ba? Kailangan ko muna siyang i-convert para maging peso. So, I need to sell it. Yeah. Ayan. So, magkano siya? 9,300. Oo, 9,300. I wanna go down. Okay. Yan lang. So, para maging peso yung USDC namin. Yeah. And then, okay na. Yan. So, actually guys, iba pa to. Iba pa yan, no? Nasa light, ano pa namin siya? Light sa finance pa namin. Sa broker, nasa broker pa siya, guys. So, gagawin ko, i-send ko na rin yan mamaya dun sa akin naman, sa GCash ko naman. No? Yes. So, yeah. So, ganun lang, guys, no? Ganun lang kadali. Every week, may, ano kami, ito paano, may extra income, no? Except dun sa ating sweldo. At yung sweldo ko kahapon, kinambahay na namin ng bahay. Ang laki kasi ng chunk ng ano, nung renta. So dapat talaga, alam niyo yun, kasi si Alvin pa lang talaga yung nagsasweldo sa amin eh. Wala pa naman ako, ka-start ko lang. Hindi talaga kaya guys kung isa lang yung magtatrabaho. So buti na nga lang habang wala akong trabaho, ito si Alvin may other source of income. So very thankful din na nakakakuha kami yung mga pa-extra gastos. Yan yung mga basag ng salamin. Ganyan. Tapos ito si Alwin, kumuha ng phone. Uy, so, wala kang bidensya. Sa ibang bagay, matipid kami. Pero, syempre, kapag kailangan na, kailangan palitan yung salamin ng sasakyan, kailangan na magpalit ng phone. So, syempre, nag-aalat din tayo ng budget dyan. Yeah. Sobrang thankful kami talaga sa mga nangyayari sa amin ngayon. At least, hindi kami nahihirapan dito sa Canada. Especially sa expenses dito. So, alam niyo naman guys, sobrang laki ng expenses talaga dito. Ayan. So, yun guys, no, promote ko na lang ulit yung aming copy trade, no, kung gusto niyo yung maki-copy trade sa aming robot. Andiyan yun guys sa description. Pwedeng-pwede kayo maki-copy. 100% free. Walang bayad dyan guys. Promise, walang bayad. Wala kaming sisingilin sa inyo. Sarili niyong account yan. Hindi kayo mag-i-invest sa amin. Makikisabay lang kayo kung ano yung tinataya ng robot namin. Kung gusto niyo. Okay? So yun, uwi na kami. At papahinga muna. At kasi mamaya, magsising along kami kila Bianca. Di ba, baby? Sising along tayo, di ba? Mm-hmm. At kasama si Sep at kasyempre na rin, hindi lang sing along, tong it's time na rin. Pero mag-ano muna tayo? Attend na General Assembly sa ating Couples for Christ. Yeah. Ayun, isama. Okay lang. Ayun guys, no, may nakilala sa atin si Sir Robert. Hi. Tsaka kasama niya yung asawa. Si, ano pong name ng asawa niya? Elsa. Ayun, nandun daw po. Ayun. Ate, yung nakatalikod po. Ayun, so matagal na si tatay dito sa Canada, no? Since 1980. 93. Oh, wow. So kamusta po ang Canada? Okay naman. Worth it po ba Canada? May okay. Walang problema. Yes, ayun mismo, galing na kay Sir, ha? Kaya kailangan enjoy lang din natin, syempre yung ano natin dito. Kaya ko yung trim glass po, simula nung nagtrabaho rito. Opo! Ang misis mo naglalakad sa gabi. Opo, kasi dyan po siya sa Nordstrom. So yun guys, sa sinanay Elsa. Ayaw niya. Ako rin po, mahihain din ako. Sa kasi Emma. Ingat ka dala kami. So yan guys, no, habang nandito tayo sa Chinook Mall, yan, sinamantala na namin na dumaan dito sa TD Bank. Kasi, alam nyo na, na magtatanong lang kami about EFSA and FHSA. So yung mga terms na yan, syempre foreign sounding sa amin. Although na-encounter namin yung word na yan, pero we don't have enough knowledge. And kapag kasi you are looking to buy a house in the future, hindi dapat
kung kailan ka lang bibili ng house, doon ka palang mag-open ng ganitong accounts. So, gusto namin, syempre, forward thinking, kung later on may plan kami, gusto namin makapagsimula na, makapag-open na ng account. And, yan, nagpa-set kami ng appointment ngayon. Walk-in lang, ah. Magsasabi sana kami ng date na available, pero sabi, meron daw vacant dito na representative. So, in 2 minutes, yan, he will assist us. Hi! Ayan, guys, natapos din tayo sa TD pa. Kumapa tayo isang oras. Isang oras din yun, guys. Pero hindi ko namalaya na kasi nag-enjoy ako habang nagde-discuss siya lahat ng kinds of investments. And yun nga, no, nag-open na kami ng FHSA account. Pareho ni Alvin. Bibili ka na ng bahay, ah. Hindi pa bibili, guys. Kailangan lang mag-open. Yan. Kasi isa sa mga requirements yun. Yan. So in-open lang namin. Yan. We'll just let it stay there. So, saka na natin lagyan ng funds. So, wala pang funds naman yung FHSA na inopen namin. And we will see, no, kapag mapunuan yon, kasi may certain, like, contribution amount for the year. So, yan. Anyway, it's been a long morning. Yan, ang haba na simula nung nagpa-change tayo ng shield. Yan. So, uwi na muna kami, guys. And, yeah, salamat sa pagsama ulit sa aming vlog for today. And sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po. And if you like this video, please click the thumbs up button and don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!